Hello, what's up guys? Welcome to my channel. My name is Jason on Jason TV Negosyo. For today's vlog, no, pag-uusapan natin kung paano o ano ang solusyon sa murang live weight o pamimili ng ating mga buyer sa ating pong mga fattener. Kung gusto mo malaman, panoorin ang video na ito. So yun na nga guys, no? Welcome po sa ating channel. My name is Jason on Jason TV Negosyo. Before we're going to discuss, no, yung ating pong topic for today's vlog, kabibisita lang po ng UltraPack technician sa atin, no. So I'm very happy because na napapansin po tayo ng mga company, no, and hindi naman tayo nagpapapansin, no, but we shared some thoughts and ideas about their product, no, and also, no, nagkakausapin kami regards to the price and of course the problem of the backyard racers, no, kung ano yung mga problema ng ating pong mga backyard racers mo in terms sa pagpapalaki ng ating mga baboy. And of course sinabi ko sa kanya na the really problem or yung problema talaga natin ngayon sa mga backyard racers, no, yung ating pong disposal o yung pagbinta po natin ng ating pong mga palaking baboy because of the idea of mababa po yung live weight o mura po masyado, no. Hindi nagko-compensate yung tinatawag natin na presyo ng feeds. So, kasi ang mahal ng grower na feeds at saka yung mura, no, kabaliktaran, mura naman yung kuha ng ating pong mga buyer sa ating pong mga fattener na baboy, no. So ito po yung ating mga baboy, no. It is magto 3 months this coming September 12, no. So for today is September 2. Nakaubos na po sila ng 8 sacks of grower premium, grower 1 premium, no, ng Bimeg, no. And yung nanay ko naman na Ultra Pack, nakaubos na rin po ng more or less na sa mga 4 sacks, no, na grower na feeds kasi apat lang po yung kanyang baboy po, no. So during lunchtime, yung pakain namin is 12, no? Yan po orasan dyan, no? 12, okay? So, during lunchtime po ng mga fattener ko ito is pinapakain ko sila ng 6, no? 6 na tabo, no? Itong tabo na ito. But, breakfast or morning na pakain tsaka yung gabi, nagpapakain po ako ng 7, no? 7 po, no? So, yun po yung formula or yung daily or food intake nila na binibigay ko. No, kung ang tanong naman po mga kanegosyo is nasusunod ko ba yung ating tatawag na feeding guide, no, nasusunod po yun kasi nakilo ko na po yung mga yung mahiwagang tabo natin kung ilan po, no. So pasok po doon sa tinatawag natin na 2.5 per kilo or per feeds na dapat kainin po ng ating ano po, ng ating pong fattener. Okay? So yan, no. Then yung ating pong mga fourth batch na biik, I just want to update, yan. So yung kinakain po nila is, ano na po, mga kanegosyo, is starter feeds na po, no? So, nag-transition tayo, hindi ko lang na-videoan, last day, 3 days po tayo nag-transition, no? So yung ginawa ko during the first day, so, dalawang tabo ng free starter, din isang tabo ng starter feeds. On the second day, 50-50, no? Isang tabot kalahati ng starter, at saka isang kalahati, isang tabot kalahati ng free starter. And during the third day, isang tabo ng free starter, dalawang tabo ng starter feeds. Until ngayon po, no, nag pure feeds na tayo ng starter, no. So yung pupo nila, no, pag ma-observe mo, no, hindi sila nagtayo, mga kanegosyo, no. So it is very advisable uli, no, na magkaroon po tayo ng tinatawag na wag po natong biglain, no, magkaroon po tayo ng transition na tinatawag sa ating po mga biik po, no. So again, itong biik po is mag 2 months this coming September 14, no. So yan, mag 2 months isa. Oh, ito na po yung mga pangatawa nila using of course Bimeg feeds, no. Again, mga kanegosyo, hindi po ako sponsored ng any brand of feeds, no. Yung Ultra Pack or Bimeg, hindi po ako sponsored diyan. Wala po tayong piso diyan na kinukuha, no. Sa kanila lang po yan, no. So, hindi na ako nagpo-promote ng feeds nila, no? So, any feeds po, no? Kahit maanong brand po 'yan, no?
maganda po yan sa ating baboy kasi nga sabi ko nga they are made with their chemists, no? May mga chemists po yan within terms sa palakihin or paano po mapalaki yung baboy using that particular pitch. Okay? So diretso na po tayo sa ating pong topic for today's, no? Ano ang ating solusyon sa mababa or murang live weight or bilihan ng ating pong mga baboy, no? So ito po yung topic ko because dito po sa Pipalma area, no, dito sa area ko sa Pigkawayan and mga karating lugar ko, itong Aliosan, Libungan, Midsayap, Alameda, no? Pikit papunta ng Kinapawan is na problema sila ngayon sa in terms sa kanilang paano nila i-dispose yung kanilang baboy, paano nila ibenta, no? Kasi walang buyer, kung may buyer man, mababa yung live weight. Nasa 100 na lang, 105 or 110 yung kuha, no? Eh ang mahal ng feeds, no? Nasa mga 16 na yung grower feeds natin o grower stage, no? Again, sinabi ko, hindi ako concerned doon sa pre-starter at starter feeds because we understand, no, sa mga nagbabackyard piggery na yung mga feeds na yan sa pre-starter at saka starter, special feeds po yan, tinatawag natin yan kasi it boosts our piglet. Kailangan po yan ng piglet natin because sabi nila, no, may mga gatas yan at may mga special na formula po yan na para palakasin po ang immune system ng ating mga maliliit na mga piglet. So mahal talaga yung mga pre-starter at saka yung starter. So dito na lang po tayo sa ating pong grower, no? So yun na, no, yung ating solusyon, no, sa murang live weight na nakikita ko, mga kanegosyo. Number one na pwede nyo pong gawin kung mura ang live weight. Number one na mura yung solusyon o gawin nyo sa inyong partner kung ibibenta nyo na yung inyong pong mga palaking baboy is ipautang nyo po sa ating pong mga buyer, no? So lahat po ng mga buyer na nagpapautang po, as I know, no, dito sa akin, no, kung 100 po yung kuha nila sa live weight, dinadagdagan po nila ng 20 pesos, no? Kasi ang totoo dyan, wala man naman silang perang pinalabas, no? Sariling baboy mo, no? Kumbaga, ano na, parang ano ka, no? Niluto ka sa sarili mong mantika, no? So, anyway, sa akin, yun ang ginawa ko, no? Nagpautang tayo ng 3 weeks, no? For the price of 130. So, maganda-ganda yun, no? Yan ang nakikita namin, no? Sa solution po ng murang live weight. So, ipautang nyo na po kung hindi nyo kailangan yung pera. Pero kung kailangan nyo yung pera, mababa po talaga ang live weight, no? Pag cash to cash. And sometimes, wala pa pong buyer. Okay? So, number one po yan. Number two sa murang or solution, no, sa murang live weight is yung nauusong negosyo ngayon, yung food package, no? Sa food package kasi, kailangan nila yung lechon, no? Na baboy na ilagay doon sa food package. No? So, yun na lang, no? Wag na kung may biik kayo ngayon, no, palakihin nyo na lang mga 2 months and a half. Kung yung kilo nila andyan na sa 30 to 40 or 30 bracket, ibenta nyo na ng 5,500 or 6,000, no? Kasi mura nga ang live weight, mas mahal ngayon yung lechon, no, yung pang lechon, no? So yun na lang, no, pang lechon, gawin na lang nating pang lechon, no? Number 2 po yan, no, na solution natin sa murang live weight. Number 3 na solution po natin, no, kung wala po kayong buyer, no, or murang live weight, sa mga walang buyer, magpa-schedule po kayo, no? Magpa-schedule po kayo sa mga buyer. Kasi po yung mga buyer na yan, lalo na nabibenta sa palengke ng mga matada o yung binibenta na, no? May scheduling po yan sila, no? So, kung okay lang sa inyo yung ano, yung murang live weight, pero yung problema nyo ngayon is wala kayong buyer, magpa-schedule po kayo ahead of time, no? Kung ang disposal niyo is September katapusan or October katapusan, magpa-schedule po kayo sa kanila, no? Kasi para ma-schedulean yung baboy ninyo. So yan po yung ikatatlo natin na solusyon. And ang pang-last natin na solusyon, mga kanegosyo, which is nakikita ko na magandang solusyon. Kahit mura yung ating live weight, no? Number 4 na pinaka-last na solusyon ko sa murang live weight, no? Is inahin po tayo, no? Magsaw tayo, no? Mag-inahin tayo kung sarili kasi nating biik, no? Hindi tayo bibili sa mga nagbibiik dyan, no? Kasi 3,000 yung ngayon, yung fourth batch natin, 3,000 bili natin dyan. So kung 10 yan, nasa 30,000 yan, no? So less na yung kapital natin sa biik, no? Kung mayroon tayong sariling inahin, no? Sa ating pong backyard piggery, no? So yan din po ang plano ko, no, mga kanegosyo, no? So after this third batch, no? Kukuha tayo ng isa dito. Kukuha tayo ng isa dito, gawin natin inahin, no? Yung kay mama ko na remember nyo, parang may itim doon na something Durox, no? Kukuha tayo ng, kukunin ko yon, no? So mag-iinahin tayo ng 2 piraso muna, no? So final na yan, no? And wala nang atrasan yan kasi sabi ko nga
ang pag-inahin po mga kanegosyo is medyo mahirap din kasi you have to wait at least 10 months no after sila mga anak, no? So you would have at least 18,000 pesos na feeds na ipakain sa kanila before sila mga anak. So malaki-laking kapital din po 'yon mga kanegosyo, no? So it is very final no? Mag-iinahin na lang tayo, no, kasi to very answer, no, to answer the low of price of in terms of live weight natin, yung pagbili natin po mga patiner, itong mga palakihin natin na baboy, okay? So yung ating mga baboy, no, inactivate ko na yung swimming pool, no, kasi medyo mainit ngayon, no, and pag mainitan sila yan, ano lang, nakababal lang sila dyan sa swimming pool, and pinapalitan din natin yung tubig morning and afternoon, okay? So yan lang mga kanegosyo, and I think, no, malapit natin ma-hit yung ating pong 1,000 subscriber. Maraming maraming salamat po, no, for trusting me, no, as your backyard racer vlogger, no. And nagpapasalamat po ako because malapit na natin ma-attain, no. Kanina natingnan ko parang 10 subscriber na lang para ma-hit natin yung 1,000 subscriber, no. And nagpapasalamat po ako sa patuloy pong pagsubaybay sa mga video ko, no. And I'm glad, no, kasi marami palang nanonood sa atin at napapansin tayo ng mga iba't ibang kumpanya, no, sa ating pag-vlog, no. And again and again, walang taos pusong pong maraming maraming salamat po, no. And sana po, no, patuloy kayong sumabay sa mga video ko, sa ating pong mga solid subscriber, silent viewer, at sa mga naligaw lang po dito sa channel na ito, sa Jason TV Negosyo. Please po mag-subscribe kayo kasi marami po tayong gagawin, mga update sa pricing ng mga lightweight, no, sa pricing ng mga biik, sa strategy ng ating pagpapakain, sa mga presyo ng feeds, no, mga solusyon po na mga backyard racer natin in terms sa pagpalaki ng kanilang baboy, no. So again, this is Jason on Jason TV Negosyo, saying goodbye, maraming salamat, bye.